Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at panghapituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunso ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Nagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na noo'y buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuan panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya'y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna, tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Hamiar. Dumating naman ang kosita at ganito ang sabi, "Mabuting balita inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. "Sana'y sapitin ang lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom." Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari.
Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Hoab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Poon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Tumayo na po ang lahat. Ako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo sa isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya
at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksika ng napakaraming tao. Bakit itatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasay, alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang mga sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa ebanghelyo natin ngayon, nakita natin may dalawang himalang ginawa si Jesus Nazareno. At sa unang tingin ay parang magkabaligtad o magkataliwas ang mga pinaghimalaan ni Jesus Nazareno. Ang isa ay batang babae na nag-aagaw buhay. Samantalang ang isa naman ay nakatatanda ng babae na dinudugo sa mahabang panahon. Ang isa, yung batang babae, yung tatay niya ang humihiling at lumapit kay Jesus para sa kanya.
Samantalang yung nakatatandang babae, siya mismo ang lumapit kay Jesus at humihiling ng himala. Doon sa batang babae, yung tatay niya ang nakiusap na puntahan ni Jesus sa Sareno upang mahawakan ang kanyang anak upang gumaling. Samantalang doon sa nakakatandang babae, siya ang humawak kay Jesus sa pagnanais niyang gumaling. Hawakan si Jesus o mahawakan ni Jesus? Natitiyak ko, ganun din ang ating hangarin at mithiin. Kaya nga, lalo na tayo mga Katoliko, lagi tayong inaakusahan, mahilig tayong magpunas-punas, mahilig tayong humawak kung saan-saan. At lalo na dito sa ating sa Quiapo, alam natin, halos makipagpatayan ang iba. Hindi iniindi ang sakit, ang hirap, makapanik, makahaplos, makapunas, makahalik, makahawak man lang kahit sa laylayan ng krus ng Nazareno. Gaano kahaba ang pila sa pahalik, makahawak man lang sa talampakan ng Nazareno. Ngunit mga kapatid, gaya nga ng isinasaad sa Ebanghelyo, ako ba ang hahawak o ako ang hahawakan ni Jesus? Ako ba ang magdadasal o yung iba ang magdarasal sa akin? Sapagat sa bandang huli, hindi lang sa paghawak, kung hindi sa pananalig, masusukat ang tunay na paglapit kay Jesus. Kaya nga, yun ang sinabi niya sa mga tao, huwag kayong matakot, manalig kayo. Manalig kayo. Sapagkat ang pananalig ang siyang tutulong sa atin makahawak sa Kanya. Kung wala tayong pananalig, kahit hindi tayo bumitiw sa Kanya, kahit haplusin mo ang buong katawan ng Nazareno, baliwala po yun. Kaya nga't minsan nalulungkot po ako kapag nakakakita ko ng pumipila para sa pahalik, pero parang pumipila sa sine. Parang pumipila lamang sa tumatanggap ng ayuda na wala yung loob, wala yung sarili, na para bang humahaplos lang ng anting-anting. Hindi po ganun ang paglapit natin sa Nazareno o sa mga santo. Ang mga ito'y mga tanda. Tanda lamang ng mga katotohanang nasa langit. Ang imahe ay rebulto lamang. Tanda ni Jesus na nasa langit. Si Jesus nakapiling natin lagi. Kaya nga't ang kailangan natin ay malalim na pananalig, malalim na pananampalataya. Kung ako'y nalulungkot kapag nakakakita ko ng mga taong parang baliwala lang sa kanila, parang pumipila lang kung saan, nakakaantig naman ang puso ang makakakita ng mga taong tinitiis ang pila at habang naghihintay ay nananalangin, nananaghoy, nagninilay. Mga tanda ng pananalig, tanda na buhay ang pag-asa sa paglapit sa Kanya. Kaya mga kapatid, ito ang ipagdasal natin. Patuloy pa rin tayong nagdiriwang mula kahapon nang
itinanghal ang ating simbahan bilang pambansang dambana. Napakaganda po ng nangyari kahapon. Hindi ho tayo talaga nag-imbita. Inanunsyo lang natin. At ito'y bukas para sa lahat. At alas dos ng hapon, hindi oras ng ordinaryong misa, pero nag-uumapaw ang simbahan ng mga deboto. Narito mga obispo. At tingin ko, ito yung unang pagkakataon, ganong karaming obispo nagpunta dito sa atin, sa Quiapo. Ito'y pagpapahayag ng pananalig. At ito ang simula ng himala at biyaya. Sapagkat ang pusong may pananalig, ang pusong may tunay na pagtitiwala, ang pusong handang tanggapin ang himala, biyaya, pagpapagaling at tulong ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kalakip ng buong pananalig habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos Ama, natutugunin niya ang ating mithiin, ang ating tugon, Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang simbahang Katolika sa buong daigdig naway maging simbolo na nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa panggagamot naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tahimik nating idulog ang iyong panating kahilingan. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Lahat ng ito'y nagmulha sa iyo, muling ihahandog sa'yo. Buong puso ko inaalay sa'yo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawara ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesucristo ng ating Panginoon, ang ating lunas at lakas. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis na harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pabayaan, masipayo
Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapa at pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-inom. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilong. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari niyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na February 1, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiista po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Pesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambanam ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tulong ninyo sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapatuloy na pagpapagawa, pag-ayos at paglinis natin sa simbahan. Salamat po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At ngayon tayo ngay pambansang dambana nawa lalong umigting, lalong maging dalisay at higit sa lahat lalong maging mabunga ang ating debosyon. Ang debosyon ay magtungo sa misyon sa bawat deboto. Tunay at taimtim na pananalig ang mag-uugnay sa atin sa lakas at lunas na dulot ni Jesus
Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe ng dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglayang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.